I asked Paolo Conti, sa hiningi niya na huwag ko muna siyang kausapin. Gusto niya muna namang mapag-isa. Mare, pass muna ako, magpapahinga lang ako. Paolo Contes, mananahimik daw muna matapos mapahiya at mawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Ito ang buong storya. Usap-usapan ngayon sa social media ang tuluyan na pagtatapos ng tahanang pinakamasaya at ang pagsasara ng Tape Incorporated matapos ang kanilang pagkatalo sa mga legal battles laban sa TVJ. Ayon sa mga reports, ang isa sa mga lobbies na naapektuhan sa pagsasara ng Tape Inc. ay ang host ng tahanang pinakamasaya na si Paolo Contes. Matatandaan na si Paolo Contes ang isa sa mga main host ng show at dito niya ipinagtanggol ang mga halos-host sa trademark issue laban sa Eat Bulaga host Tito Vic at Joey. Ayon kay OG Diaz, dahil malapit nga sila kay Paolo Contes, tinanong niya si Paolo kung ano ang masasabi niya sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Ngunit tumanggi ang host na makipag-usap sa kahit sino man sa ngayon. Ang sabi ni OG Diaz, "I asked Paolo Contes, since malapit naman tayo sa batang yan, hiningi niya na huwag ko muna siyang kausapin. Gusto raw muna niyang mapag-isa." Ang sinabi pa nga daw ni Paolo Contes kay OG Diaz ay, "Mare, pass muna ako. Papahinga lang ako." Meron ding mga lumabas na reports na naging emosyonal si Paolo Contes at hindi niya napigilan na humagulgol sa backstage at sa dressing room noong mga huling linggo ng noontime show Tahanang Pinakamasaya. Ayon sa showbiz columnist na si Christy Fermin na nanggaling di umano sa kanyang insider, pumunta kaagad si Paolo Contes sa dressing room at umiyak daw ito nang malaman ang pagsasara ng Tahanang Pinakamasaya at ng Tape Inc. Ayon sa insider, ayaw daw ni Paolo na makita siya na umiiyak in public dahil baka daw siya ay mabash at mapahiya dahil sa kanyang mga naging public statements sa trademark issue ng Tape Inc. at TVJ. Ayaw ipakita sa harap ng mga kamera kasi lalo siyang pupugi ng bashing. Matatandaan na naging todo ang suporta niya sa mga halos-host sa kasagsagan ng issue nila. Isa sa mga lumalabas na rason kung bakit nagpa siya ang Tape Inc. na magsara na lamang ay kinakailangan nilang bayaran ang 800 million pesos nilang utang sa GMA Network na nag-accumulate pa daw noon pa. Pinili na lamang daw nilang magsara para hindi na daw mag-accumulate pa at madagdagan ang kanilang utang sa GMA Network. May ibang reports pa na sinisisi pa nga daw ng Tape Inc. ang desisyon ng TVJ at ng ibang staff ng Eat Bulaga kung bakit nila naranasan ang kanilang financial losses at ang kanilang pagkalugi. Sa ngayon ay bakante pa rin ang noontime slot ng GMA 7 at aktibo na nga daw itong naghahanap ng bagong noontime show. Isa daw sa mga candidates ay si Willie Revillame at ang Wawa Win. Nagbigay pa nga ng hint ang Wawa Win Facebook page sa kanilang interes na palitan ang tahanang pinakamasaya sa Channel 7. Bukod sa Wawa Win, ang napapabalita na papalit sa tahanang pinakamasaya ay ang It's Showtime. Sa kasalukuyan ay ine-ere ngayon ang It's Showtime sa isa sa mga channel ng GMA Network. Ano ang masasabi niyo sa latest development ng pagsasara ng tahanang pinakamasaya at ang naging reaksyon ni Paolo Contes dito? Just comment below!